Ito po ang sitwasyon ng ating mga baka bahag tag-ulan. So masyado pong maputik talaga, so dagdagan natin ang bahay ng ating mga baka. Saan sila? Maputik. Hindi nila kinakain yung mga kumpay na naputikan. Oh, sama po ako kila Kabeng Roger para po mangumpay dito po sa ating napier na tanim. Tingnan natin kung pwede nang kunan. Kasi ilang beses na rin umulan po. At maulan ngayon, wala kami makunang kumpay. Tingnan natin kung may makuha pa tayo. Palagay mo kabihay, may maani na tayo? Oo, mayroon na yan. Kung hindi siguro tag-init ang pagtanim natin dito, marami na tayong pakinabang. Pero ngayon pa lang nag-umpisa ang tag-ulan. Tingnan natin kung tumubo ang ating mga napier. Okay, dito na tayo sa ating napieran. Kung naalala ninyo, dito po natin nilalagay ang ating mga kalabaw noon. So, ito na siya ngayon. Dahil ang kalabaw kasi bawal yung sobrang init. Kaya dito natin sa lilim ng mga puno, nilalagay dati ang kalabaw. Since hindi na tayo bumibili ng kalabaw, ay hindi na natin nagagamit yung area na to. Pero syempre, meron tayong tanim na mga napier. Dito banda po mga kagandang buhay ay magpapatayo po tayo ng tindahan ng feeds sa Kabigas. Diyan. Patayo tayo dyan para kay Brian. At the same time po, pag may mga alaga po tayo dito mga baka, maglagay din tayo dito ng bahay ng baka, ay may bantay. May bantay po ang ating mga baka. Nagpapagawa din po si Kabeng Roger dito ng building na alagaan natin ang mga baka. Ang taba na ng mga saging. Yan. Kabiyahe, palagay ko mas maganda mag-alaga dito ng mga baka. Hindi mainit kasi dito. Doon sa kabila, nakaw. Oh no! Saan ka magpapatayo, Kabiyahe? Diyan? Kaso lang may mga saging. Pull out tayong mga saging. Kasi sa pag-rent po natin dito, pwede po tayong makinabang sa mga saging, mga kagandang buhay. Dito po yung kubo ng may-ari ng lupa. Nag-aalaga din po siya dito mga manok native. Ito po. Tumaba yung mga saging talaga, Jer. Uy, ito na yung ating napier. Tumubo na nga yung napier natin. Pero hindi masyado makatalon. Kunan natin ang similya pang tanim. Oh, matanda yan. Kunan natin ang stock. Kunan natin ang stock yan pang tanim. Pero pwede pa rin. Kunin mo, tapos tanggalin na lang natin mamaya doon yung stock. Napangtanim. Sige, kunin mo na. Tapos, kunin natin mamaya yung stock niya para maitanim din natin. Marami rin pala dito mga karabaw grass, oh. Marami na pala tayong pwedeng pakain sa ating mga hayop lon. Yan. So, taniman natin yung area na yan na wala pang tanim lon, oh. Ayan po. For emergency po kasi na pag masama ang panahon, may makunan ba tayo ng ipapakain? Kaya po, tinanim natin itong napier na to. Madrid de Agua. Meron na lang, no? Pwede na tayong makakuha ng steam sa Madrid de Agua. O, para po, maano natin ito, maparami. O,
Oh, ayan na yung Madrid de Agua. Pwede na natin maputol-putol ba? Oh. Meron na kaming ilan-ilan dito na Madrid de Agua. Ayan yung mastok niya, balon. Pwede na dito taniman lo, no? Tugsukan. Oo, oh, tugsukan natin. Ayan, oh, at saka ito po mga tumutubo na ito na damo. Pwede din po nating kunin. Bibili po ako ng grass cutter, mga kagandang buhay. Ayan. San kayo si Danny Banda? Ay, ito. Ito po si Danny. So, naani na pala ni Danny ito dito, Banda, oh. Oh. Ayan. May naani na si Danny. Ayan, oh. Oh. Ayan na. So, ito na po yung ating napier na itinanim. Medyo payat pa po ngayon. Tapos ito po, sinunod po ni Danny yan ng tanim. May mga tanim po yan. Yan. Unti-unti po tataas yung mga tanim natin. Hmm. Kasi hindi lahat nung tinanim natin nung summer tumubo. Aww. Hindi lahat. So, mangilan-ilan lang po ang tumubo. Kagaya po niyan, o, patay. Aww. Patay po yan, o. Yung mga itinanim natin nung summer. Oh. Ayan po, naani ni Danny. Ayan. So, kung may tanim po tayo, may aanihin. Ito. Na-harvest na yata ni Danny dito, Banda. So, dito na lang natira. Ayan. So, hindi lahat po ng itinanim natin ay tumubo. Ayan. So, ano yun natin? Kung dito sa Visayas, Lunuban. Ayan doon. Doon nirent natin na lupa hanggang doon. Wow! O, marami pang walang tanim. Pa lang po yung may tanim natin. Ayan. Pero hindi po masyadong mataba pa. Aww. O, lagyan natin ito ng abono. And then, mga tae po ng baka na naipon natin, lagay po natin dito. Wow! So, siguro mga ilang linggo pa lang naman. Mga isang linggo pa lang ang pag-ulan-ulan po dito sa Negros. Minsan, ano lang, isang oras lang na ito umuulan. Pero ngayon, ito, madilim ang kalangitan. Talagang tag-ulan na. Kaya sigurado po yung mga napier natin, tataba. Ayun o, maani na po tayo, mga kagandang buhay. Sa likod ko po, yan o, mga manggang nakabalot sa newspaper. Ayan, para maputi at makinis ang ating maharvest na mga mangga. Bawi-bawi na. Bawi-bawi na yung renta natin dito. Wow! Ayun si Danny. Doon naman nag-ani si Danny. Wow! Mukhang napakasaya ang team. Dahil meron na kaming parang emergency na pakain sa ating mga hayop. Wow! Buti na lang si Nalon at maaga pa nandito siya. Dahil tatawid na kami mamaya sa Barili. At nakapag-vlogs pa kami kanina sa Basak. Ayan, at may nakilala po tayong komprador ng mga kambing. Si Kabeng Roger naman ay hindi po talaga natin maipagkakaila ang kanya pong hardworking attitude. Ayan. So, tinatanggal niya rin yung mga Carabao grass. Kabiyahe, talagang maganda na ang tubo ng mga damo, oh. Hmm. Forya, sakit lang ng batok mamaya, ha? Kabeng Roger. Oh, baka mamaya ma-high blood ka. Oh, no! Medyo malaki na yung mga mangga natin, Lon, ha? Oh? Oh, malaki na. Tamang-tama to sa ating binili kanina na, ano ba? Alamang. Ginamos. Yan nating maani yan. Kaganda mo. Yung saging natin, wala nang bunga. Maghanap tayong saging mamaya. Masarap kumain ka ganitong tag-ulan, eh. Kabukot-bukot maghabol. Saging basta labing. Marami pa po tayong area na dapat taniman po. Ito kay Nalon, no? Kinukuha niya yung stock. Hmm. Yan, pinuputol-putol na kagad ni Nalon para po pang tanim ni Danny. Marami pa lang dapat taniman. Ito bang mga wala nang ano?
Wala nang dahon. Kakaano mo lang, kakaharvest? Okay. Kakaharvest lang daw. Akala ko hindi tumubo eh. Pero kakaharvest lang pala. Wow! Yeah, tingnan natin yung itsura ni Kabayang Roger. Oh. Hi ka naman sa ating mga viewers. Wow! Kabayay, masyado ka naman. Hello! Hello! Seryoso? Hello! Oh. Dito na po tayo sa trabaho, no? Kailangan alisin yung damo sa puno mismo na yung pinagharvestan mo. Mm-hmm. Para sa tubo ulit. Yeah. Wow! Nag-demo. Nag-demo. Ipwit mo naman, nakikita ko dyan eh. Sa demo mo. Nani? Oh. Agay. Oh. Alisan talaga dapat ang damo. Nahirapan na po mga kagandang buhay sa paggalaw-galaw si Kabayang Roger. At yung tiyan niya ay hindi na flat kagaya dati. Oh no. Sinalmulo naman po. Oh, tingnan niyo po sinalo, no. Nagkakaroon na rin po ng umbok ang tiyan. Oh no. Buhay na, buhay. Oh. Si Danny naman doon. Ano Danny, nilalamig ka na? Nilalamig ka na, Dan? Ah, malapit na. Wow! Malapit na. Ako rin po, mga kagandang buhay, basa na rin. Oh. Okay na, lubusin na natin dahil basa na rin tayo kanina sa basak eh. Oh. Pati yung mga carabao grass, pagka nakuha natin mga kagandang buhay, makakarami po tayo. Wow! Nakuti na lang po. Carabao grass yan, di ba? Ano yan? Bugang? Tapos di dapat magtagata, hindi persado. Hindi persado. Napupunok po yung original at ilanin. Ah! Okay. Actually, yung iba, ang gulang ng napier nila, nasa tatlong buwan. Pero sabi naman ng ating mga kasamahan dito, ayaw daw nilang dumating sa tatlong buwan kasi matigas na daw. Oh, sabi ni no. Nalon. Dapat mga dalawang buwan lang daw, ani na kami. Wow! Pwede na daw, kasi para hindi daw matigas ba sa pagkain. So, bili po ako ng shredder machine, mga kaganda buhay, yung malaki na pong shredder machine, at saka po grass cutter, para mabilis. Wow! Mabilis po ang trabaho natin, para po sa ating dumadaming alagain ni Kabayang Roger. So, tatawid kami sa Cebu mamaya, tingnan natin doon ang potential po ng malalaking baka na pwede nating i-deliver din doon sa Cebu. Para possible na rin po yung mga umu-order kay Kabiyahe na taga Cebu. Wow! Di ba Kabiyahe, maraming umu-order na taga Cebu sa'yo? O, ng mga alagain po na galing Batangas or yung mga upgraded na po na magagandang napipili ni Kabiyahe Roger dito po sa Negros. Wow! Pili lang po sila kung bakang sobel or mga upgraded. Kasi pag bakang sobel, mayroon silang abul, tapos po, pwede na yung mga upgraded na mga inahin. Daming mangga! Oh! Para sa ginamos, mga kagandang buhay. Ang mangga ni Nalon habang kami nangungumpay. So, ito na po yung mga alaga natin pagtag-ulan. Talagang hirap pag walang bahay ang ating mga baka. Itsura ni Kabayang Roger sa pag-pangumpay. Yan na yung ating mga alagain. At nag-aabang na sila ng kanilang pwedeng makain. Tingnan nyo mga kagandang buhay, oh, mga alagain natin. Wow! Talagang ang gaganda nila. Oh, meron tayong bagong bili, oh, si Dora. Oh, payat na payat po ito nung binili natin si Dora. Ayan, ngayon ay ti-unti makaka-recover na ang katawan ni Dora. Alam nyo, ayan, tingnan nyo, dugyot talaga mga kagandang buhay pag walang bahay. Kaya ito po yung bahay natin na may laman na po itong 16 heads po ng mga alagain. So, napag-desisyonan namin ni Kabayang Roger na doon po banda sa Bulubunduki na yon, gagawa kami ng mga
36 heads ang mailagay namin doon. Sa dalawang building lang. So, yun muna ang unahin natin. Maka-extension tayo ng dalawang building doon. At andito na po ang mga kawayan nating binili. Ang lalaki po, mga kagandang buhay. 140 lang po ang bili natin sa bundok. Tapos, kakarga pa nila sa ating truck. Truck natin ang maghahakot. Yan po, oh. Ito, napakaganda pong alagain. Kung kay Kabiyahing Roger pa, napakaganda ng pata ng bakang ere. Ayan. Yan po, so nakaabang na ang ating pong mga itoy. Ang kambing natin, nakaabang. Mga dahon ng saging. At saka napier. First batch pa lang po ito dahil medyo nilamig na po ako, mga kaganang buhay. Basang-basa po ako ng ulan. Nagtanim po ako ng napier. Siguro mga 200 pieces na napier po. At ayan, pulang-pula po yung aking kamay. Kamay po ng masipag. Pulang-pula po yan. Medyo mahapdi. Kaganang buhay kasi tinutusok lang ang pagtanim ng napier. Hapdi, nanibago tayo dahil noon palay po ang ating tinatanim. Hindi naman po napier. So matigas po ang napier, itusok. Okay. Ang kain na sila, oh. Pagpapiestahan po ito ng ating mga alagain. Actually, dyan po sa may simbahan, medyo tumaas po yung mga damo. Bibili po ako ng grass cutter kasi dyan kami kahapon kumuha po ng mga damo na pinakain sa ating mga baka. Hindi pa po naubos yan. At kung may grass cutter po tayo at kalaykay, ay mabilis lamang po pag may mga machinery po tayo. Ang kagaya po ng shredder machine na atin pong bibilhin. Medyo ano na po, medyo malaki pong shredder ang ating bibilhin. Nung nakaraan kasi po ay Yamada, ngayon po ay Yamato ang bibilhin natin. Okay. Ang ganda ng pata, oh. Ang puwer na po, mga kagandang buhay ng bakang ere. Jer, ito ba yung anak nung nabili mo, Jer, na inahin? Oh, yes. Yung brown doon. Yan po ang anak niya, oh. Napakaganda. So, mga ilang buwan mo pa itong alagaan bago malutas? Bata pa lang kasi, pero malaki na, no? Dumidede pa po ito sa kanyang nanay at napakalaki po ng nanay niya. Oh, product of EI din. Yung nanay niya malaki, pakita ko po mamaya. So, ayan. Ito ba si, ano, Jer? Sino ba ito? Ito yung nakunan? Oh, nabili pala ni Nalon ito. Pangkarni pala po ito, mga kagandang buhay. Oh. Mm-hmm. Napaka... putik po pag ganitong ulan. Hirap po sa ating mga alaga, kaya dapat lang po magkaroon tayo ng building pa na karagdagan para wala pong pakalat-kalat na mga baka na ganito po, oh. Diyan lang po yung mga dumi nila. So pakita ko po sa inyo ang inahin na to, mga kagandang buhay. So ilang linggo na ito, Noy, sa atin, yung inahin na itong anak? Dalawang linggo na. Dalawang linggo, pero mabilis na pong lumaki. O, dalawang linggo lang. Kita ko po yung nanay, mga kagandang buhay, ha. Po yung nanay, o. Napakalaki. O. Red. Brown Brahman. At saka, ang kagandaan po, ang daming gatas. Pangalawang anak pa lang niya po yon. Pangalawang anak. Napakarami pong gatas at malaki po itong inahin. Yan, maganda po yung lahi. Ang bagong bili ni Kabiyahing Roger. Actually, yung nagbenta nito ay yung ano din. Yung binilan ko rin kay Diwata. Gusto niyo bang makita yung anak ni Diwata, mga kagandang buhay? Oo. Inano na ni Nunoy. Dinala na po ni Nunoy dito sa kanyang mga alaga. Yung anak po ni Diwata. Yung akin pong Red Brahman. Oo, ito. Yung bago nating inahin. Napakaganda. Napakakinis po niya. Oh. Ganda siya, Nunoy, no? Pag nalutas, Noy, at maglandi, pwede pa rin nating pakastahan ito. Or kung sino po yung may gusto nito. Oo, kasama na po yung anak. Ayan. Kain po ng cattle feeds. Cattle feeds po ang ginagamit namin dito, pero hinahaluan po namin ng Maharlika feeds. Kasi ang Maharlika feeds,
Pang baboy po yun, maraming mais. Yan ang nahaluan namin. Yan ba ang cattle feeds, Noy? Cattle feeds po yan. Ayan po. Ilang beses ka nagbibigay, Noy, ng feed sa ating mga alaga? Dalawa? So, nagkukonsume pala itong ating mga alagain ng 2 kilong feeds kada araw. Kukonsume sila ng 2 feeds kada araw po itong mga malalaki natin, no? Yan. Yan sila ni Nunoy. Yan, kaya kailangan po talaga may kumpay. Yan, ating maalaga. So, nasa 16 po sila dito. Ito po, oh. Naghihintay pa yan kay Nunoy. Wala pang silang tubig, oh. Wala pa. Oh, hintay yan, Les Nunoy. Ito po yung kinuha natin sa may simbahan kahapon na damo. Ito. Si Chocolate. Alagain din ito si Chocolate, Noy. Alagain. Babae ba ito, lalaki? Lalaki po si Chocolate. Red na red po siya, oh. Parang chocolate po yung kanyang itsura. Kulay. Red na red. Taas. Ang taas ng bakang ire. Yan. Hindi rin po natin masabi na walang magagandang baka dito sa Negros. Kung matyaga ka lang po, maganap. Kasi kami, nasa amin po yung opportunity na makakita talaga ng mga baka na magaganda. Sabi ni Kabiyahe, sa maraming baka sa stockyard, kunti lang makikita natin at mapipili natin na pwede nating maging materialis. So ito po ngayon ang atin pong anak ni Diwata. Yan, napakalaki na niya, mga kagandang buhay, oh. Di ba sa mga videos ko, ang liit pa niya? Oh. Ngayon, ang laki na niya, mga kagandang buhay. Hindi pa nakakain ito, Noy? Hindi pa nakakain? Mula kaninang umaga? Mula kaninang umaga, di pa? Kumpay lang muna. So, kumpay lang kinain nila. Wala pa pong feeds. Oh. Ito po, yung ating mga alagain dito. So, ganito po ang gusto kong maging sistema natin doon sa aklan. Mag-aalaga po ako doon ng mga pilipiling baka. Tapos, pwede po kong ibenta natin doon. Saka magpapatining din tayo doon ng pangdagdag na katayin. Halimbawa, makulangan dito sa Negros, may pang-deliver po na alagain sa daan. 50 po yung kanilang karga, tapos na-deliveran ng 3. Doon na tayo magkakarga sa mga alagain natin. Yun po ang ideya nun. Para makadeliver tayo sa mga order po na alagain. From Negros to Iloilo, Capiz, ganyan po. Ang tikit. Isa-isa pa dala-dalawa. And actually, ang dami na pong i-deliver nito kay Sir Constantino. Hindi ko lang alam kung nasaan po yung mga i-deliver kay Sir Constantino. Si Kabeng Roger lang po ang may alam kung saan. So, tapos na po itong 16 heads na laman ng ating pong napaka-simpleng bahay baka. Oo. Kasi hindi naman po tayo pwedeng mag-gawa ng permanent dahil hindi naman po sa atin itong lugar na to. So, kung matapos po ang kontrata at hindi na po tayo pa re-renewin, pwede naman po nating makuha itong mga yero. Pwede naman natin po malipat, di ba? Tingnan ninyo po ang ating mga baka. Pag wala po tayong maayos na bahay, ay mahirap po silang pakainin. Dahil natatapakan po nila yung kanilang mga kumpay at ayaw na po nilang kainin yun pag naapakan na. Kaya malaki pong sayang talaga. So, makakatipid po talaga tayo kung may bahay, ganyan, nakabanyera, ang kanilang mga pagkain, may kanya-kanya po silang, kung sa tao, papinggan, para po, mahigo po talaga nila ang kanilang mga feeds na binibigay po ni Nunoy. Ayan. Simpleng buhay po dito sa Negros. Ayan, tingnan niyo po mga baka namin. So, ito po yung nabili nating kawayan sa bundok. Nagulat nga po ako, 140 lang. Tsaka malapit pa po. Order tayo ulit para po ito sa haligi o poste ng atin pong gagawing bahay ng mga baka doon sa taas. Actually, nakapag-umpisa na sila pero ulan ng ulan, hindi po nag-report ngayong araw. So, Cass, may project ka.
Dalhin mo si Brian doon at saka i-cutting ninyo yung mga grass ba doon sa may kangkungan. Tapos, taniman ninyo kasi naumpisahan ko na doon ang pagtanim. Taniman nyo ng napier. Ang dami doon sa may ano na pangtanim ni Danny. Pagkatapos natin kumain, tawagin ko si Brian para tulungan ka doon. Dalawa kayo. Okay. Dalawa kayo doon, anuin ninyo muna kasi mahirap magtanim kas kapag ka mataas yung damo. So hindi makita kung ano ba yung distance. So nakita nyo naman doon, mamaya makita nyo yung aking inumpisandong tanimin. So ayan, si Brian naman kaya naman niya yung gawin. So punta kayo doon dahil kulang talaga yung ating mga ano, mga kumpay. So ibaba nyo na yan kaso. Baba nyo na yan para driver mo, nandun pa si Danny. Kasama mo si Brian. Yan po yung ating trabaho dito. Mga saging, hindi po yan sayang dahil kakainin po ng ating mga hayop. So kunti pa lang yung mga kumpay na naibigay nyo, mga dudong. Damihan nyo ang mga kumpay kasi marami naman tayong makuha mga damo. Ayan, dito pa sa tabi, oh. Yung mga damo pa. Kailangan na tiyaga-tiyaga po tayo sa pagpapakain sa ating mga hayop. So ngayon, puntahan ko po si Brian para matulungan po si Cass na anihin ang mga damo doon. Ito po yung baka, anim ang Didi, oh. Wow! Laki na.